Kamusta mga Brad? Pag-usapan naman natin bakit nangyayari o paano nagaganap ang isang paglindol. Anong pinagmumulan nito? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga video na gaya nito. Ang lindol ay isang natural na phenomena kung saan ang lupa ay yumayanig. May dalawang sanhi ang lindol. Ito ay maaring dahil sa pagputok ng bulkan o ang tinatawag na volcanic earthquake sa Ingles. Ang lindol na ito ay resulta ng paggalaw ng magma sa loob ng bulkan na nagdudulot ng paggalaw sa lupa. Ang isa pang sanhi ay ang paggalaw ng fault lines na tinatawag na tectonic earthquake sa Ingles. Isa sa pinaka nakakatakot at mapanirang pangyayari sa kaligtasan ay ang matinding lindol at ang mga terribleng epekto nito pagkatapos. Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pag-uga ng lupa na dulot ng pagbibiyak at pagbabago ng mga batong na sa ilalim ng lupa kapag pinapakawalan nito ang puwersang naiipon sa mahabang panahon. Ang sabi ng The World Book Encyclopedia, ang lindol ay kabilang sa pinakamapangwasak at pinakamalakas ng mga puwersa sa kalikasan. Ang pananalitang iyan ay hindi isang kalabisan sapagkat ang enerhiyang inilalabas ng isang malakas na lindol ay maaaring maging 10,000 ulit na mas malakas kaysa sa nagawa noong unang pinasabog ang atomic bomb. Ang nakakakilabot pa dito, ang mga lindol ay maaaring mangyari sa anumang klima, sa anumang panahon, at sa anumang oras. Bagamat may ilang ideya ang mga siyentipiko kung saan malamang na mangyari ang malalakas na lindol, hindi nila matiyak kung kailan. Ang mga lindol ay nangyayari bilang resulta ng mga bunton ng bato na nagbabago ng posisyon sa ilalim ng lupa. Patuloy na nagaganap ang pagkilos nito. Kadalasan, hindi sapat ang lakas ng resultang mga pagyanig upang madama ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Subalit ang mga ito'y maaaring matunton at maitala ng isang seismograph. Sa ibang pagkakataon, sapat na bato ang nadudurog at sapat na pagkilos ang nangyayari upang yumanig ng gusto ang ibabaw ng lupa. Subalit bakit may patuloy na pagkilos sa ibabaw ng lupa? Sabi ng National Earthquake Information Center o NEIC, ito'y nagaganap dahil sa mga tectonic plates, isang ideya na ganap na bumago sa kaisipan hinggil sa mga siyensya ukol sa lupa. Sabi pa ng NEIC, alam na namin ngayon na may 7 malalaking crustal plate na nahati sa maraming mas maliliit na plate. Ang lahat ay walang tigil na kumikilos na nauugnay sa isa't isa sa bilis na mula 10 hanggang 130 milimetro o 3/8 ng isang pulgada hanggang 5 pulgada sa bawat taon. Karamihan sa mga lindol, sabi ng NEIC, ay nasa makikitid ng mga belt na nagtatakda ng mga hangganan ng mga plates. Dito malamang na mangyari ang 90% na karamihan sa mga lindol. Pag nagkaroon ng collision sa dalawang tectonic plates or nag-move relative sa bawat isa, magre-release ito ng energy na ang tawag naman ay seismic waves na aakyat patungo sa ibabaw ng lupa. Tapos, magkakaroon ng pagyanig. Sa loob ng 100,000,000 taon, ang mga puwersa ng plate tectonics ay humubog sa lupa. Habang ang malalaking plate na humuhubog sa balat ng lupa ay dahan-dahang umuusog, papailalim at tagpas sa bawat isa. Minsan, ang pagkilos ay dahan-dahan. Sa ibang pagkakataon naman, ang mga plate ay magkaibig at hindi mapakawalan ang naipong puwersa. Kapag sapat na ang puwersang naipon, nagkakalas ang mga plate. Kung ang lindol ay maganap sa lugar na maraming tao, maaari itong magdulot ng maraming kamatayan at pinsala at malawakang pagkasira ng mga ari-arian.
ang paglubha ng isang lindol ay maaaring masukat sa pamamagitan ng magnitude o intensity nito. Ang magnitude o intensity ay lakas o tindi ng isang lindol. Si Charles Richter ay gumawa ng isang scale o sukatan noong dekada ng 1930 upang sukatin ang magnitude ng mga lindol. Habang dumarami ang mga istasyon ng seismograph, nagkaroon ng mga bagong scale batay sa ideya ni Richter. Halimbawa, sinusukat ng tinatawag na moment magnitude scale ang enerhiyang lumalabas sa pinagmumulan ng lindol. Mangyari pa, hindi lahat isinisiwalat ng mga scale na ito ang antas ng pintala na idinudulot ng isang lindol. Katulad ng isang lindol sa gawing hilaga ng Bolivia noong June 1994 na may magnitude na 8.2 na iniulat na kumitil lamang ng 5 katao. Gayunpaman, ang lindol sa Tangshan, China noong 1976 na may mas mahabang magnitude na 8.0 ay nagbunga ng daan-daang libong kamatayan. Kung ihahambing sa magnitude, ipinakikita ng naitalang intensity ang mga epekto ng isang lindol sa mga tao, magusali at sa kapaligiran. Higit na pinapakita nito ang tindi ng isang lindol, may kinalaman sa kung paano nito naapektuhan ang mga tao. Sa bagay, ang mga pagyanig ay karaniwan ng hindi nakapipinsala sa mga tao, bagkus ang gumuguhong mga pader, napuputol ng mga linya ng kuryente, nahuhulog ng mga bagay, at iba pa ang sanhi ng karaniwan sa mga pinsala at kamatayan. Ang isang tungkulin ng mga seismology ay ang makapagbigay ng maagang babala tungkol sa pagkilos ng lindol. Isang programang digital na tinatawag na Advanced Seismic Research and Monitoring System ang ginagawa dito. Ayon sa isang report ng CNN, ang sistemang ito kalakip ang mas mabilis na pagpasok at mas malalakas na software application ay tutulong sa mga opisyal na maituturo ng mabilisan ang mga lugar kung saan nangyayari ang pinakamalakas na pagyanig ng isang lindol. Ito naman ang mas magpapadali sa mga otoridad para makapagpadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Maliwanag na ang pagiging handa para sa isang lindol ay makababawas ng mga pintala sa tao, ari-arian, at higit na mahalaga, makapagliligtas ito ng buhay. Subalit, patuloy pa rin nangyayari ang mga lindol. Ganunpaman, lagi tayong maging mapagmatsyag, maghanda, at magdasal para sa kahit anong sakuna na maengkwentro natin, alam natin ang magiging posisyon natin at gagawin natin sa ganitong sitwasyon. Nagustuhan niyo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang i-like at i-share ang video nito. Iwan lamang ng komento sa iba ba para ihayag ang inyong mga kaloobin. Maraming salamat, hanggang sa muli.